Hello and welcome to my channel, Alice TV. Magandang araw sa inyong lahat. At for today, gumawa ako ng brunch. Ayan, ang itsura niya. Mukhang masarap, di ba? So, it's a keto waffle recipe. It's initially a pancake, but na-try ko ng pancake, masyado siyang makapal. And so, I'll try waffle. So, in this recipe, we need 3 cups of almond flour. And also, please subscribe to my channel and comment down below what you think about this video, how to make my channel improve. And along with the almond flour is baking powder. We need 3 teaspoons. So, 3 teaspoons of baking powder. A pinch of salt to enhance the flavor. So mix all the dry ingredients. That's all the dry ingredients. Next is pure vanilla, and we need 3 teaspoons for additional flavor. Ayan. So for this next one, we need tablespoon measurement for avocado oil. So kailangan natin dito is 6 tablespoons. Pwede rin yung extra virgin olive oil. Na-try ko na yan the first time. This is my second time making this pancake recipe. Half and half ang meron dyan na nakikita nyo kasi nagkausan ng anong tawag dyan? Heavy cream sa grocery kahapon dahil Thanksgiving. Oh, the other day. So, yan. At 9 tablespoons of half and half yon, and then eggs na 6 large eggs. So ayan, 2, 3, 4, 5, and 6 eggs. Next is water, 3 to 6 tablespoons ang kailangan. 3 lang ang nilagay ko initially, and then ayan, I'm trying to mix with one hand while the camera is focused. Mahirap siya. Gumagalaw yung bandihado. So, ayan. Ibababa ko na lang. Ayan. Mas maigi ang buhay, di ba? Kung nakababa. O ayan. Thick pa siya, so I think dinagdagan ko ng tubig pa. Dinagdagan ko ng 2. So, bali 5 tablespoons of water ang nilagay ko dyan para medyo matin ang consistency. Ayan. Ayan. Okay na yan. Yung consistency na yan. And then, may option yan, no? Sugar. Swerve yung nilagay ko para hindi siya sugar-sugar talaga. Tinantya ko lang kasi parang 2 tablespoons lang ang nailagay dyan. Para lang siyang base. So, kung gusto mo siya ng savory, I was thinking of adding bacon there or adding chocolate. Kaya ganyan, konti lang nilagay ko. So, okay na yung mixture. And ito is a waffle maker gifted by my daughters. Okay. 2 years ago. So, nag-green na siya. So, okay na. Actually, non-stick siya. Bakit ko ba nilagyan ng ano? Ng oil spray. Para madali ang buhay. Siguro. Para mapadali ang buhay. Madali siyang tanggalin. Ganun. Yung measuring cup ko dito is 3/4 cup. Para medyo manipis. Para matos na siya. Kasi baka pag 1 cup, masyado siyang ano. Bag overflow, lumabas yung ano, yung batter sa outside. First time ko siyang gamitin, itong waffle maker na to. Kaya medyo awkward pa yung paghawak-hawak ko. Tama naman ang ginawa ko. Also yan, antayin lang. Ayan, green, luto na. Bilis, di ba? So ayan, nag-thumbs up na daw ako dyan.
Oh, diba? That's waffle number one. Let's see how many we can make on that batter. So, yun yung first one. At saka, ang lambot niya. Kasi ba naman, puro ano, itlog, diba? Anim na itlog. May baking powder. At saka, remember, almond flour. So, on to our next waffle. So, ayan. And yung mabigat siya dahil protein yung base niya, hindi siya flour. Nakakabusog, tas matagal ang busog niya. So, yan. Okay na ang pangalawang waffle. Ting ting. Yan. Waffle number 2. Perfect. Oh, yan. Medyo ano na siya. Spread out at well formed. Tapos, malambot talaga siya. So, yun. Usually talaga ang pangalawang perfect. No? So, on to our number 3, the waffle. So, yan. 3/4 cup measurement lang yan. Ayan. Actually, nadalian ako na gawin na lang itong waffle na kesa sa pancake. Kasi pag pancake, ang hirap gawin sa... Masyado siyang makapal. Ito, at least na-spread out at natipin yung batter. O, ito daw naisipan ko na lagyan ng chocolate. So, yan. Milk chocolate yan, kaya matamis. So, yan. Nilagyan ko lang sa top. Okay naman yung ano, ratio ng paglalagay ko dito. Hindi siya masyadong matamis nung ano, tinikman ko nung naluto na. Ayan, i-flip. Saka madaling maluto pag waffle maker or nag-thumbs up na daw ako. Ayan, let's see. Yan ang waffle with chocolate chips. Ayan, dumidikit lang yung chocolate sa ano. Pero, ayos naman. Alright, perfect. So I think that's the third waffle. Now we're on to our fourth one. So what do you think about the video? Ayan, gumawa pa ako ng isa para in case mabitin dun sa unang waffle. Merong second helping. O, diba? So, ayan. Nag-green na siya. So, luto na. Let's check. Let's check. Oh, another perfect. It comes out perfect talaga pag waffle maker. Kasi sa mag-flip ka na lang ng pancake. Tsaka, define yung edges niya. Ayan. So, sobrang lambot na piercy. Na punya. But, anyway, it looks delicious. Ayan. Na, this is, I think, our fifth waffle. At paubos na yung batter. Oh. So, this is just regular na. So, I didn't put anything. So, on the background, ayun, yung the far end are the ones that are regular. And then, this one's close. Or, yan, yung minug ko away. Na may mga dot-dot sa gitna. Are those are the chocolate chip filled waffles. And so, ayan, luto na ulit. Mabilis, ano? And hindi ka na kailangan magtansya-tansya. Alright, another perfect waffle. On to, wala na yung ano, bandihado dyan. So, ito na yung last na, ano, last na serving. So, you can create 6 pieces of 3/4 cup na waffle or pancakes if you prefer that. Kung wala kayo or wala kayong waffle maker. Ayan, luto na ang pang-anim. Ting ting. Another perfect one. Ayan. So, ayan, pinatay na ni ate ang waffle maker. And in here, so para
made a savory, I've added or cooked bacon. Yung initial I thought ko, i-crisp ko yung bacon tapos ilalagay ko sana sa batter. Yeah, that's me looking for the lid ng ating kaserola. That is, because I also want to have soup at meron tayong instant noodle soup from Korea. It's Korean noodles, ramyeon. So, ayan. Ayun, yugori. Ayan. Nakalimutan kong i-on yung exhaust fan dito. Ayan, pine-prepare na yung plato. At saka paper towel para i-absorb yung extra fat. Ayan, nasunog na. Day. Sunog na. At bago pa tuluyang masunog, inahon ko na. I fished it off the... It's oil. It burnt. It's burnt. But it's crispy. And so for the soup, there is the water boiling. And that's the noodle. Spicy seafood. It is really spicy. If you haven't tried it, try it if you like spicy food. You will clear your sinuses. So yeah, I crunched it. Ano? Tinurog ko para madaling ma-spread out. Kasi I think that is a serving for 2. Pero ginawa kong serving for 4. And then yan is green onions, na surviving onions na natitira sa garden. Ayan. Korean inspired, no? Pagkakat-kat ng ano, ng gulay. Ayan ang kanyang mga dehydrated vegetables, seaweeds, and stuff. Tapos, at ang kanyang seasoning. Ito ang maanghang. I think you can make it less maanghang by putting less seasoning. So, ayan. Maganda sa noodles ng Korean is, ano, chewy siya. Thick and chewy. So, let it boil halfway. Dahil madami nga ang nilagay kong tubig, so I added fish sauce to season it para meron naman siyang lasa. Kasi nga, serving for 2 lang to, ginawa ko pang 4. Diba? Ganito yung gawain namin nung bata kami, yung payless, para humaba ang kanyang ano, i-extend. Dagdagan ng, ito din nagdagan ng gulay. Pea shoots as surviving vegetables in our garden. So see, it's just that much, very little, but I like the flavor and I intended to grow that for the shoots. I don't think they're gonna survive for the winter and grow pea pods, so I'm just you know, picking the pea shoots. So the noodles are halfway cooked, so I placed them shoots. So, yun yung gawain namin nung bata kami. Yung payless, dadagdagan namin ng beans, ganun, para ma-extend. At to add nutrients, kasi ano na siya. Hindi siya nutritious talaga, ang noodles. And so, I plated. Ayan, nag-plate na nga ako. So, isang regular na waffle at saka isang may chocolate. At dalawang bacon, and luto na ang soup. Paboy lang ng isa, luto na yun. Masarap siya yung pea shoots. You try it. Para kang kumakain ng peas na greens. Yun. So that's it. Hayang kain na po. And, ewan ko, mas feel ko yung may mahabang kutsara. Feel na feel ko ang Korean. Mas masarap kumain pag ganyan. So that's how it looks. It was tasty. Hope you like and subscribe. And thank you for watching. Ah, ito yung buffet style. So ang mga bata, kukuha ng kanilang kung ilan ang gusto nila, ng regular chocolate chip
waffle, bacon, kung ilan ang kailang gusto nila, and then spoon their own noodles. They're soft. So, ayan. And thanks for watching. See you next time. Kita kitsa next. Bye!